Hello, hello mga kasuki, this is MJ Bernardo. Welcome again to my vlog. And it's been a long time na hindi tayo nakakapag-upload ng ating video at ating vlog sa ating YouTube channel. Dahil tayo ay nagtatrabaho na Cruise International. At ngayon, dahil tayo ay nakabakasyon, wala tayo ibang gagawin kung hindi tumutok sa ating simpleng negosyo. Tulad ng dati, tayo ay magtitinda, tayo ay mag-aasikaso ng ating street foods. At dahil ngayon ay umaga, tayo ay naglilinis ng ating estante. Ito yung pinaglalagyan ng ating mga street foods. Nilalagyan ko siya ng sapin para hindi dumikit yung street foods sa salamin, para hindi mahirap linisin. Ngayon, pagtapos natin lagyan ng ating sapin ng ating estante, lalagyan natin ngayon yan ng mga paninda, tusok-tusok, mga chicken ball, squid ball, kikyam, longga dog, at iba pa, at marami pang iba. At syempre, hindi mawawala dyan yung cheese stick na paborito ng mga bata. At syempre, fishball na paborito ng masa. Talaga namang kakainin talaga ng lahat ng mga tao ang fishball, kasi ito ay mura at masarap pa. Lalong-lalo na kung yung sauce mo ay masarap. Yan talaga ang hahanapin nila. Kasi, di ba nga sabi nga nila, yung street foods pare-pareho ng lasa yan. Pare-pareho yan ng lasa. Depende na lang yan sa sauce. Doon tayo magkakatalo-talo. Lahat ng mga fishball vendor, pare-parehas yan ang binibenta. Sa sauce lang nagkakatalo. At syempre, ilalagay natin ngayon sa ating food cart ang ating mga baso na ginagamit. Ginagamit ko sa ating mga baso, size 16, size 8, size 10, and size 12. Ang size 16 ay para sa palamig, ang size 10 and 8 ay para sa mga ating mga street foods. By the way, binabaso ko yan para hindi kumalat yung sauce, kasi hindi ako gumagamit ng dip sauce, yung sinasawsaw ba yung street foods sa sawsawan. Hindi na tayo gumagamit nun, kasi tayo ay may care sa ating mga customer. Ayaw natin sila magkasakit. Malay natin kung sino yung sumasawsaw dyan ay may mga sakit, di ba? So tayo ay gumagamit ng sauce dispenser at baso para doon nila ilalagay yung kanilang street foods at sawsawan. At syempre, meron tayong pangalawang estante, diyan natin ilalagay yung mga display natin na nakabaso. At gumagamit tayo syempre ng stainless na lutuan para malinis at syempre kaaya-aya tingnan ng mga customer. By the way, ang ating stainless na lutuan ay hindi yan kawali, parang planggana siya na pabilog, sukat na sukat niya sa ating lutuan. Kung kayo ay magpapa-customize, sukatin niyo muna yung lutuan ninyo at para eksakto doon sa lutuan. Ito na nga yung pinakapangmalakasan namin na sawsawan. Yung kapatid ko, tingnan mo ang ganda-ganda, di ba? Siya yung gumagawa ng sawsawan namin na napakasarap na hinahanap ng aming mga customer. At syempre, ang aming sauce, yan talaga ay talaga namang hindi tinipid. Napakamahal ng aming ingredient dyan, no? Napakamahal na ng mga asukal ngayon. Ang isang kilo ngayon ay 90 na sa, pinakamura ay 90, umaabot na ng 100 plus ang aming asukal. So kami ay gumagamit ng 4 kilo sa aming sawsawan. So kung kukumpitin mo sa sauce pa lang, talaga naman kami ay talagang gumagamit talaga ng malaking budget para sa asukal. So yun, binabasok na nga yung aming calamares na kung saan malalaki ang aming calamares, no? Hindi tinipid. Baka sabihin nyo puro arena. Hindi, no? Kung kakagatin nyo yan, talagang unang kagat, ano? Unang kagat, pusit. Pangalawang kagat, pusit. Pangatlong kagat, ubos na. Siyempre, di ba? So, murang-mura lang ang ating calamares. 20 pesos, 4 na piraso. Kung lumalabas dyan, ay 5 pesos isa. So, tayo ay gumagamit dyan ng arena, cornstarch, at pampalapot or pampakapit dun sa ating pusit. At tayo ay meron ding kwek-kwek na bilog na bilog, na kung saan marami nagko-comment, paano daw gumawa ng kwek-kwek, paano daw bilugin ng kwek-kwek, paano bilugin, maglato-lato kayo para bumilog. Usong-uso yan, lato-lato, itlog-itlog. So ang ating kwek-kwek, depende yan. So depende sa pagtimpla ng inyong pambalot na kwek-kwek, kasi kami gumagamit kami ng arena, cornstarch, baking powder, syempre tubig, tapos depende sa pagtimpla. At syempre nga, hindi mawawala ang ating matumal na araw. Syempre, matumal dahil umuulan. Umuulan, yan ang kalaban ng ating mga street vendors. Syempre, yung pagkain ng nanay ko, may karindiraya rin kami, nagtitinda rin kami ng mga ulam. Syempre, pag walang bumibili, mahina, walang kita. Pag walang kita, nga. Umuulan-ulan.
Ayan, so ito yung paninda namin. So, nagtitinda na naman tayo habang nakabakasyon. Ay, magtitinda-tinda muna. Umuulan ngayon yung Zoom. Umuulan-ulan. So, wala pa tayo masyadong customer. Tayo ay upo muna dito. Wala tayong masyadong customer ngayon, wala pa masyado kasi tag-ulan. Syempre, pang nagtitinda ka, kailangan malinis ka, mabango tignan, at syempre, lagi ka naliligo. Kasi syempre, pag pagkain ang tinitinda mo, kailangan presentable ka tinitignan. Kahit nakasando ka, pero kailangan malinis ka. Yan, syempre, di ba? Yung mga kuko mo, malinis. Kasi, pagkain, safety first, di ba? Yan ang ating protocol pagdating sa pagkain. So, kailangan malinis ang iyong kapaligiran, ang iyong mga gamit, ang inyong pagkain, malinis. Basta malinis, maraming kakain sa'yo, maraming bibili sa'yo. Kasi alam nila, safe sila. At syempre, isa pa sa mga kailangan mong gawin pag nagtitinda ka, friendly ka sa mga customer mo. Kinakausap mo sila habang naghihintay kasi syempre naiinip sila, lalong-lalo na pag maraming customer, kailangan friendly ka. At syempre, pag maraming customer, kailangan attentive ka. Kailangan hindi ka nalilito. So, yun. Isa yan sa mga technique, isa yan sa mga dapat mong malaman pag nagtitinda ka ng street foods. Kasi ang pagiging isang vendor, ang pagtitinda, kahit napakasimple yan sa mata ng mga tao, busy yan, napaka-busy. Paninda. Alam mo, pag may nararamdaman ako, gusto ko kain ako ng kain. Ayan, syempre, pag nagutom ka, yan ang pinaka the best. Ikaw na yung may-ari, nakakain mo pa yung gusto mo, nakakapag-merienda ka. Ayan, syempre, hawak mo yung oras mo. Kaya, Ter? Chicken. Ay, ka muna. Hi. Hi. Gulat ako. Chicken. Chicken ball? Dilan? Isa sa chicken. Yuck, chicken. Para daw makita yung ganda mo. Toko yun. At syempre, pag busy na ang lahat, ibig sabihin yan, dumadami na yung customer namin. Pagdating ng hapon, merienda time, marami na kaming customer na dumarating, nagpapaluto, at marami na rin kaming order online. Kami ay nag-free charge along lang sa aming area. Hindi kami nag-charge sa aming delivery pag malapit sa amin. So, lalong-lalo na pag maraming mga binibili. Pero pag medyo malayo sa amin, may charge na kami, pero hindi naman ganun kalakihan. Kami ngayon ay talaga namang nagbibigay ng serbisyong tapat at sapat.
Ito, si Kuya, isa yan sa mga suki ko simula noon hanggang ngayon. Talaga naman, hindi talaga siya humihinto or hindi talaga siya nawawala ng support sa amin, lalong-lalo sa akin. Dahil talagang hindi naman talaga ikakaila na masarap ang aming sausawan at talagang babalik-balikan. Kaya kahit na hindi kami nagtitinda or patagal kami hindi nakapagtinda, talagang babalik at babalikan pa rin kami ng mga customers. Ito na nga yung aming street foods. So yun guys, ito ang aking nanay na napakasipag na walang humpay magtrabaho. So yun guys, yun lamang ang ating ikwento for today's vlog. See you to my next vlog guys, bye!